Yo! Magandang umaga mga ma'am and sir. Kumusta kayo? Okay ba tayo dyan? At ngayong araw sa vlog natin ay papunta tayo sa Pangasinan. Yes, Pangasinan mga ma'am sir. At gamit ko tong NMAX, NMAX ng aking kapatid. At ayun, papabless natin siya sa Manaoag. At nandito na tayo sa Pampanga mga ma'am and sir. Papunta na tayo sa Angeles sa oras ng alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Saluyot Shampoo. Galing ha? Ayun. Medyo mahaga sinipag ng gising. At syempre, ayun, as usual, at gamit natin ang scooter after ng ride natin. Check natin yung gas consumption at salahin ng ating biniyahe at kung magkano ang magagastos natin lahat-lahat. Sa gasolina lang pala tayo gagastos. Wala nga palang toll fee. At sa pagkain mamaya, ayun, hindi naman nakasama yun. At ito ang, hindi ko alam kung anong tawag sa daanan nito. Itong daang mahaba. At maraming, pangatlong beses ko na rin makakadaan dito. At check din pala natin mga ma'am sir kung maluwag na sa mga motorista dito. At kung makakapasok tayo. At alam ko mahigpit sa tarlac eh. Pero hindi naman tayo papasok sa looban ng tarlac. Puro sa highway naman tayo. Kaya sana goods lang. Para smooth lang yung ride natin. At di masayang. At ayun mga ma'am sir, 30 minutes ko lang din from Abukay Bataan to hanggang dito. 30 minutes kong tinakbo. Neto ng NMAX, hindi yung takbo gamit ng paa. Oh. Eh kahabaan tong daan natin mga ma'am sir. Hindi ko lang alam yung kung ilang kilometro siya. Pero mahaba siya. Mahaba pa sa pasensya ko. Eh yung record ng Aerox natin from Abukay to SM San Fernando naman ay 40 minutes. Kaya parang parehas lang din. Kinagawa pala yung daan nandito mga ma'am sir. At ayun, smooth naman na yung ride. Yow mga ma'am sir, nandito na tayo sa Clark. At time check 7:40. At ito yung sa kabilang bakod papunta sa airport, Clark International Airport. Mahaba-haba pa ang ating lalakbayin. Hindi wow. Actually may daan sa ano, sa Dinalupihan. Kaya lang hindi na ako familiar kasi dati yung unang punta ko ay kung saan-saan ako kung saan-saan ang sulok ako dinala ni Google Maps. Kaya yung sumunod na punta ko ay ano, sa San Fernando na ako lumusot. Kaya ayun, parang same lang din naman yung daraanan. Kaya ayun, hindi ko na inulit na lumusot dun sa Dinalupihan. At yung ating gasolina ay papunta na sa kalahati. Update na lang ulit tayo sa susunod na bayan mga ma'am sir. Tipid-tipid muna sa baterya. At ito mga ma'am sir, papasok na tayo ng tarlac. Bamban tarlac. Uy, napaganda pala yung tulay nila oh. Nire-renovate. At delikado. Nakatakot. Pabagsakan ka ng tubo dito. Huling araw mo na sa mundong ibabaw. Bamba. At malayo-layo pa ito mga ma'am sir. Bungod pa lang tayo. Huling punta ko dito na sa looban dumaan ay 2019 pa. Kaya yung ibang daan medyo nalimutan ko na pero nare-recall naman. Bumabalik. Bumabalik sa alaala kapag nandoon ka na.
At ayun, nakakainis. Papagas na ako dito, mga ma'am sir. At ayun, mga ma'am sir, from pool tank at sumunod na pagas natin ay 180 pesos. Ayun, naka 180 na tayo. Pero dapat full tank din siya pag-uwi. Yung record ng Aerox ko ay dati, 2019, 680 pesos ang kanyang balikan. At mas maliit yung tanke nun kaysa dito. Hindi siya totaling ubos ng pinakargahan ko. May 3 bar na natitira. Alam ko kasi ito na yung ano, medyo murang gasolina. Mura yung gasolina, yung presyo dyan, kumpara sa mga susunod na madadaan na nating gasolinahan. Ang pagkakaalam ko, beko, pero baka mga mura na din. At sa susunod na bayan na lang ulit, mga ma'am sir. At ayun, mga ma'am sir, Patarlac City na tayo. Do kanina pa naman tayo nasa Tarlac. Ito yung ano, papasok sa city nila. Tarlac City. Ilang tao sa checkpoint? Ilang nagpapantay sa checkpoint? Yes! Yes! Goods. Almost 180 kilometers din ang ating tatakbuhin, mga ma'am sir. Tatakbuhin ng NMAX, hindi ko tatakbuhin. At ayun, speaking of takbo, alam nyo ba yung ano, yung tawag dun sa marathon na ginaganap from kilometer zero sa Marebeles hanggang dito sa Tarlac? Ayun, nakalimutan ko yung tawag dun, pero astig nun, grabe. Kung napapansin nyo, around minsan December o January hanggang March, nasa ganong ano, petsa yon yung mga nagtatakbuhan sa gilid ng bataan. Ayun, pangilan-ngilan, pero madami yon, mga ma'am sir. At minsan, galing mag-start sa Marebeles, alam ko taon-taon nagre-reverse siya from Marebeles to Tarlac, tapos susunod na taon, Tarlac to Marebeles. Ayun, napaka-astig nun, grabe. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Ayan, kwento lang din na yung mga nakikita ko, saka nakwento rin lang din sa akin yung proseso ng kapatid ko. Yung mahilig kasi tumakbe yun. Si Ate Glow, shoutout sa'yo, Ate Glow. Ayan, astig, grabe. Mabagsik yung takbuhan na yun. Ay, iba nga, naglakad pa lang na malayo, nagre-reklamo na, di ba? Ano pa yung takbo hanggang Tarlac? Ayun, nung ano yun, BC, before COVID. Then, ngayon wala pa akong nakikita. Hindi pa rin ano yung event. Hindi pa rin nagre-resume. At ayos, yung panahon ngayon, medyo kumukulimlim. Nakikisama. And that's nice. Hindi ganong mainit. Sana ganun din pabalik. Papasok na tayo ng Pangasinan at isa sa pinakamainit na lugar dito sa Pilipinas. Sana naman hindi na gano, hindi na ganoon ka kainit. At para sa Tarlac City, daming ano, daming makakainan, no? At napag-almusal na pala ako sa McDo doon pa lang sa ano, sa San Fernando. Toyota Tarlac City. Ayun, no? Dire-diretso lang, patay yata yung traffic light. Dahil maaga pa. Ano oras mabubuksan? Ayun, Camp General Sir Belano A. Aquino. Camp Aquino. Yun ba yun? Sana smooth din papasok ng Pangasinan. Time check at 8:45. Sana umabot tayo, kundi yari ang tagal natin maghihintay. 5:30 pa yung susunod na car blessings. Ito naman si
kuya, akala mo na ikipagkarera ako sa kanya. No, I'm not, kuya. May kabilisan lang talaga yung under ko. Wala kayo dyan. Eh, di kayo na ang mabilis. Why? Sobrang daming ambulansya nagwawangwang. Parang sa ano lang, mga mamsir sa Japan. Ayun, di ba sa anime? Sinasama pa rin talaga nila yung wangwang ng ambulansya pag nasa mga syudad-syudad yung ano, eksena. At normal yun sa Japan na laging may wangwang. Sa 3 years ko sa Japan. Ayun. Kahit nasa probinsya ako, normal yung laging may wangwang na ambulansya sa dami kasi ng matatanda sa kanila. Ayun. As minsan pinipaging, may nawawalang matanda. Ano kasi dun eh, kumbaga sa isang bayan, may mga nagkalat na speaker ba tawag dun? Nakakabit sa poste, parang ganun. Ayun, kaya eh, na-announce yung mga ganon. Kung may nawawala, may nakakita ba sa ganito, ganito, gantong matanda. Ayun, tapos kapag alas 5 na, ayun, nag-ano siya, nagdi-ding-dong. May para siyang alarm, nagsisilbing alarm na ibig sabihin nun, uuwi na yung mga bata, lalo't nasa ano, yung mga nalilibang sa playground, hindi alam yung oras, ayun. Pag alas 5, alas 6 yun. Alam ko alas 5 lang. Alas 5 ng hapon, tutunog na yon, papauwi na yung mga bata. Tapos ayun, wala na. Bago mag alas 6, malinis na yung park, wala na mga bata. Makikita mo na lang sila pag sa ganong oras ay sa mall, kasama yung mga magulang nila, kakain sila doon. Ganun, nakakatuwa. Kaya isa yun sa ano, sa nakakalungkot na part nung nasa Japan ako, dahil alas 6, ang linis na ng daan. Alas 6 ng paggabi. Ayun, hindi kagaya sa ayun. Sino ba tayo mga sir? Ayun, sa Tambay, yun. Alas 6 ng gabi ay at lalo't pag ano, pag kapag malamig yung panahon, mas nakakalungkot lalo. Dahil ayun nga, yung iba sa nakasanayan natin na hanggat walang naninita, hanggat walang curfew ay may mga tambay sa labas, yun, may mga nagiinom, video, okay, masaya. Yan, isa sa nakakalungkot pero okay lang din, goods din. Pagtagal-tagal, masasanay ka din sa ganong kultura. At ayun, share ko lang mga mom sir, ang aking isa sa mga experience sa Japan. Hindi, wow. Mga ma'am sir, pag mag-grocery ka doon ng umaga at lalo't may pasok, weekdays, ang makakasama mo sa grocery ay matatanda. Mga Uji-sang. Ganun. Dahil yung mga kabataan at yung mga malalakas ay nasa trabaho. Ayun, na-try ko yun. Kahit yung hapon na, ano na matanda, nakuba na. Ayun, may support lang siya na stroller. Namimili din siya, namimili ng prutas at kung ano-anong gulay. Ayun, nakakatuwa lang. At yung battery natin mga ma'am sir, hindi na talaga tuloy yung gumana yung isa. Kaya bali dalawa na lang ang aking ginagamit. Yung sa GoPro at yung isang telecine na matatag. Yung dalawang telecine sumuko na. Ayun, pero may dala naman ng power bank. Nakacharge na yung isa. Pali nagpalit na pala ako, last battery ko to. At ayun, hanggang sa susunod na bayan ulit, mga ma'am sir. Bye bye! At ayun, welcome to Pangasinan, mga ma'am sir. May checkpoint lang, point checkpoint. Init, iba talaga init dito, mahapdi. Ayun, mahigpit ang checkpoint dito mga ma'am sir. Ang daming hinahanap kaya na-traffic yung isang tricycle. Okay, pasok. Umabot tayo ng alas 10. Ayun, shoutout nga pala sa mga tropa natin dito sa Pangasinan. Shoutout sa inyo lahat. Dito, alam ko SM Rosales na to eh. At ako nga ito. Nakapasok na rin ako dyan once.
Ayun, kumain kami. Masarap yung ano dyan na seafood. Ewan ko kung bakit at pinagkaiba. May pwesto din yun sa SM Pampanga. Hindi ko nasasabihin yung yung pangalan. Pero ayun nga, dyan ang sarap. Ang ano, sariwa. Pagdating sa Pampanga, panis. I mean yung resto. Yung restong kinainin din namin dun. Ayun, sa grilled pusit. Alam mo naman, pag pusit. Rapsa. Kaso yun nga, ang tinrain namin sa Pampanga yun. Andulas ng loob, lasang panis. Sayang ang pera. Alam ko malapit na tayo mga manong sir. Ayun, oh. Ay hindi, Lawag. Ilocos. Bayambang. Tayug. At walang iba. Begyaw. Alam ko sobrang higpit pa doon eh, pero ang sarap sana mag-almusal doon. Next time, try natin. Masarap sa Good Taste. Grabe yung serving doon. Ang lalaki, talagang solved ka. Solved na solved. Ayun, kanina inaantok ako ng matindi, mga ma'am sir. At buti naka-recover na. Okay na yung pakiramdam ko ngayon. Iba talaga init sa Pangasinan. Nanununtok. Dati may mga nagtitinda ng tupig dito sa gilid-gilid. Maaga pa siguro. Pero nakahanap na kami ng mabibilhan na masarap na tupig doon sa may labas lang ng simbahan. May pribis pa, ang dami. Kaya yun, sarap sa kape. Yeah. Almost magti 3 hours na tayong bumabiyahe, mga ma'am sir. Mas mabilis. Kabisado na kasi natin yung daan. Ayun, Let's go. Ito ay isang mahabang tulay. Oh, sarap maligo. Ito na, sa baba. Hindi, dito sa tulo ng truck. Buhangin ang dala. Mabasa-basa. At ayun, mga ma'am and sir, sa likod tayo dumaan. Ito yung arko. Welcome to Manaoag, Pangasinan. At ayun, welcome to Manaoag Church, mga ma'am and sir. At nandito na tayo, mga ma'am sir, sa likod ng Manaoag Church. At ayun, pipila na tayo para sa blessing. Car blessing. Uy. At ito, mga ma'am sir, ang schedule ng misa. Meron ding live stream. At yun. At ito ang kanilang sa social media platform. Eleven pa daw, mga ma'am sir. Tayo natin magbukas itong gate. Sakto. Nasakto naman yung dating natin. Konting panahon na lang, konting oras na lang, ay konting minuto na lang hihintayin. Ayun, 30% ang battery. Umabot pa. A few moments later. Sige, pasok na. Pasok na, mga ma'am sir. After 30 minutes. Uy. After 30 minutes, sa unahan tayo. Yeah.
At ayun, pack up mga ma'am sir, uwi na. Tapos na ang ating pagpapabless. Ayun mga ma'am sir, mas marami ngayon. Puno. Puno ang yung pwestuhan nila doon sa mga nagpapabless ng sasakyan. At mag-alas 12 na ng tanghali. Dito na rin ako magtatanghalian. Ayun, tulad ng dati, mabilis lang din ang proseso. Mabilis na proseso. At uwi na din after dahil sobrang init dito. Nararamdaman ko sa aking hita. Parang tinutos ta. Parang nililitsyon. Ayun, ay gagawin pa kasi mamaya kaya kailangan nakabalik din agad sa Bataan. Almost 4 hours din yung biyahe natin mga ma'am sir. Nalsian, I love Nalsian. Shoutout nga pala sa bago nating subscriber kay Aye Cruz at kay Ranch M. Ayun. Thank you sa pag-subscribe at sa suporta. Thank you. Mabuhay kayo hanggat kailan nyo gusto at hanggat kailan gusto ni Lord. Kung sino ka man, sinasaluduhan kita. Hey! Yaon. Mukhang sa Tarlac na ulit tayo makakapagpagasolina. Dahil ang dami pa, 1 bar pa lang yung nababawas mga ma'am sir. At sa giveaway natin pala mga ma'am sir, tuloy lang. Basta umabot tayo ng 1k subscriber, akong bahala sa helmet nyo. Pag-giveaway tayo ng isang helmet at kung anong maabutan kasi baka wala na yung Evo Prism pag nag 1k subscribers na ako. So kung ano na lang maabutan at ayun, sinisigurado ko naman na maganda yun. Or pag ganun man ay masamahan nyo na lang mamili para ayos. Sa SM or Doneto na lang siguro ako kakain. At ayun, hanggang dito na lang mga ma'am sir. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Again and again, thank you sa mga sumusuporta. Thank you sa mga nanonood ng aking vlog. At laging tatandaan mga ma'am and sir, ride safe at doblehin lagi ang pag-iingat. Bye-bye!